Hello mga Papa, what's up? Kakonvoy King Papa Bench is back. So ayan, itutuloy natin yung ating mga nabitin nating mga additional na rules ng ating tako. Yeah, dagdagan ulit natin kasi meron pa tayong mga hindi na naiko-content eh. Tutuloy natin ngayon yan. Medyo mahaba-haba na rin yung mga naging content natin ng mga nakaraan pa. Ang dami, no? Ang dami na idadagdag talaga ng mga rules. So, bago natin umpisahan yan, mga Papa, special shout-out muna tayo. Ayan. Special shout-out kay Luis Edward Bino. Ayan, Papa, special yan para sa'yo. Shout-out sa'yo, Papa Luis Edward Bino. Ayan, shout-out sa'yo and good luck. Ayan, so tuloy na natin yung ating content. Yung ating pag-uusapan ngayon ay yung tungkol sa daily rest at saka sa sheep. Ayan. Although yung daily rest natin at saka sheep natin, wala naman siyang binago. Kung ano yung rules ng article 2006, Article 561, 2006, yung regulation na yan, walang binago doon sa 2006 na yan. Walang binago, pero may dinagdag. Ayan. Umpisa natin sa daily rest. Ayan. Sa daily rest tayo mag-umpisa. Ang daily rest natin, once na ikaw ay nakapag-rest ka na ng 3 oras, for example, nag-start ka ng shifting mo ng alas 7 ng umaga. Nag-start ka ng shifting mo ng alas 7 ng umaga, tapos nag-drive ka kahit siguro mga 2 oras, tapos nag-other works ka, nagtrabaho ka, nagpa-diskarga ka. Pagpalagay na lang natin na natapos ka ay mga 11 ng umaga. Natapos na yung driving mo at saka di pag-diskarga mo, nakatapos ka na ng unloading mo or loading mo, nakatapos ka na. Tapos ngayon, halimbawa, sasabihin sa'yo ng dispatcher mo, okay, sige, magpahinga ka muna. Sasabihin sa'yo ng dispatcher mo. Magpahinga ka muna dahil ang next loading mo or ang next unloading mo, mamaya pang mga alas 4 ng hapon. Ayan. For example lang to mga Papa, no? Yung next loading mo, alas 4 pa ng hapon. Kaya magpahinga ka na muna kahit mga 3 hours mahigit. Ayan. So, ikaw naman ngayon, dahil sinunod mo yung gusto ng dispatcher mo, yung trabaho mo, magre-rest ka ngayon. Magpapahinga ka ngayon ng 3 hours or more than 3 hours. So, ang rules niyan, Papa, pag ikaw ay nakapag-rest na ng 3 hours or mahigit 3 hours pa, so, instead na ikaw ay magpapahinga ka ng 11 hours, pwede mo na siyang kunin sa 9 hours. Pwede mo na siyang kunin sa 9 hours dahil yung 3 oras na pahinga mo mahigit, ano na yun siya? Counted na yun siya doon sa 11 hours na pahinga mo. Magkukumpensate na yun silang dalawa. For example, nag-start ka ng alas 7 ng umaga ng shifting mo. Nag-shift ka ng alas 7 ng umaga. Tapos, nag-begin country ka ng alas 7 ng umaga. Tapos, nag-in country ka naman ng alas 10 ng gabi. So, dapat ang total niya is 15 hours yung shift mo. So, dapat yung 15 hours na shift mo, ang daily rest mo naman dyan dapat 9 hours lang. Ang problema, nakapag-rest ka na. Ang kaso nga lang, nakapag-rest ka na ng 3 hours, tapos sinagad mo yung shift mo hanggang 15 hours, so ang bilang po nun, dun sa shifting mo, ang bilang po nun, 13 hours lang. Tapos yun namang resting time mo, instead na 11 hours ang ipapahinga mo, pwede mo siyang kunin ng 9 hours lang. Wala pong kaso dun, wala pong violation yun. Kasi ang bagong rules na dinagdag nila, yun pong nakapag-rest ka na ng 3 hours, nabubulol na si Papa Bench. Yan, yung nakapag-rest ka na ng 3 hours doon sa unang
resting period mo ng daily rest. So, ang kasunod nun, pwede mo nang kunin yung 9 hours or mahigit pa 9 hours. Hindi mo na kailangang habulin pa yung 11 hours. Halimbawa, mayroong emergency na kailangan mo talagang ibiyahe, kailangan tapusin mo muna yung 9 hours. Hindi mo na kailangan tapusin yung 11 hours mo. Basta once na ikaw ay nakapagpahinga na ng 3 hours. So, yun po yung naidagdag na rules. Although walang binago doon sa lumang rules ng 2006, sa Regulation 561-2006, walang binago doon. Dinagdag lang nila yung mas pabor sa kumpanya. Ang rules kasi dati, lahat pabor sa driver. Ngayon, medyo napaboran naman ng konti ang kumpanya dahil doon sa 3 hours resting period mo ng unang daily rest. Kaya, yun po yung naidagdag. Sana naintindihan po natin, hindi po natin kailangan makipagtalo sa mga dispatcher na, sir, ganito eh, nag-start ako ng alas 7, tapos pinasagad nyo ako ng alas 10 ng gabi, so nakuha ko yung 15 hours ko na shift. Hindi mo na kailangan makipagtalo doon. Wala na akong 15 hours na shift, nagamit ko na yung tatlo. Hindi considered yung tatlo doon. Dalawa pa lang ang magagamit mo doon. Kasi yung dalawa, nagamit mo na. Pagka ginamit mo naman yung nakapagpahinga ka na ng tatlong oras sa baba, pag ginamit mo naman na yun, considered pa rin siya na 13 hours yung shift mo. Hindi siya 15 hours. Although sinagad ka hanggang 15 hours na shifting mo, ibabawas naman siya doon sa tatlong oras na nagpahinga ka. So, considered pa rin siya as 13 hours na shift. Hindi siya 15 hours. So, ang ipapahinga mo lang doon is 9 hours. 9 hours talaga siya kasi nakapagpahinga ka na ng 3 hours doon sa baba. So, yun po yung naidagdag na rules doon sa ating daily shift at saka daily rest natin. Yun lang po mga papa. Sana may naunawaan po natin kung ano po yung naidagdag na rules tungkol doon sa 3 hours. First 3 hours ng daily resting period natin. At ang kasunod nun, 9 hours na, hindi mo na kailangan ng 11 hours. So, sana naintindihan po natin mga papa. So, God bless po at ingat po sa biyahe. God bless.